Good morning, students. Today we're going to study another topic about computer. So, ang topic po natin ngayon is about editing style of HTML with the help of CSS. Okay? So, ang target skills po natin dito upon completing the course or sa completing sa discussion natin, pagkatapos ng discussion natin, ang mga skills na matutunan ninyo ay view websites or web pages, pag natapos niyo po itong panoorin, ay ito po yung mga skills na gusto na maaari ninyong matutunan. View websites or web pages. Understand what is CSS is. Set the color and background color of an element. Set the width and height of an element. Set padding and margin of an element. And for the objectives, by the end of the lesson, the learner should be able to, first, update external CSS, adjust the padding and margin of the page, change the background and text color of an element, set the dimension of an element, and familiarize oneself with CSS syntax and selectors. Lastly, understand the use of CSS wrapper. Okay, so let's jump over to the first question, which is, what is CSS? So, CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay, ang initialism po ng CSS, pag tinanong po kayo kung ano ang initialism ng CSS ay Cascading Style Sheet. So, it was described and developed as a means to separate the design portion of the web page into the different file for easier management of a website style. So, in layman's term, ang CSS daw po ay ginagamit para pagandahin yung content ng HTML web page ng hindi ka nahihirapan. Okay? Or ng hindi mo na kailangang i-compile or compiler. So, kaya mong pagandahin ang HTML file na hindi mo kailangan ng compiler. Ano ba yung compiler? Yung isang software or another app na kailangan mong i-run para tulungan yung notepad para ma-generate niya yung content na gusto mo pagdating sa web page. Ayan, so yun po yung compiler. So, ang CSS mayroon po siyang syntax. So, ang syntax po niya ay magsisimula sa selector. Ang selector po, yun po yung mga main element ng HTML. Okay? Yan po yung main elements ng HTML. Tapos, mayroon po tayong after po ng main elements like yung T ng H1 ng H3, ayan, font, yan po ay mga selector. Kapag gumamit po kayo nun na like for example dito, letter P yung ating HTML tag na gustong pagandahin. So, ilalagay lang natin letter P, and then kasunod nun, or space ka muna, tapos ang kasunod nun ay yung curly bracket.
Yan, and then ilalagay na po natin yung declaration or yung gusto nating pagbabago sa ating pagbabago sa ating paragraph, no? Kasi yung P na HTML pa tag ay ibig sabihin po niyan ay paragraph, no? Content ng ating web page, paragraph. So, kung gusto natin lagyan yung paragraph natin ng color, lagay lang natin after ng curly bracket. Color, yeah, colon, and then, yung color na gusto nating mangyari. Then, after po sa bawat properties, no? Kasi yung color, ibig sabihin niyan yung properties, then after po ng colon, ay yung value. Okay, yung colon na yan, ayan, nandito po. So, ang colon po ay nagsisimbolize ng equal dun sa HTML tag natin. Kung maalala po ninyo yung previous nating mga inaral, ang HTML ay gumagamit po siya ng equal sign and then the quotation, right? Dito wala na siyang quotation, pero may pagbabago. Yung equal sign, papalitan mo ng colon. Okay? And then, instead na gagamit tayo ng closing tag, yung may slash, ang gagamitin naman natin pag nasa CSS na tayo ay semicolon. Every time na gumamit kayo ng or maglalagay kayo ng value sa property, ay dapat may kasunod siyang colon, semicolon. Okay? Para pag nagdagdag po kayo ng panibagong property, may kunwari font size, ayan, ma-separate po or mababasa po ng compiler na ang color at ang font size ay magkaibang properties because mayroon tayong separator na ginamit. Okay? Anong ulit ang separator na ginamit? Pag sa CSS, kailangan mo ng semicolon. Okay? Now, meron pa ako ditong dinagdag. Like, pag may hyperlink, di ba? Kapag may hyperlink yung ating website or webpage na ginawa, kailangan nating gumamit ng main element na A. Space, href, equals, tulad ng ganun, di ba? Kung saan nakalagay ang ating webpage na gustong ilabas. Pero, kapag ginawa po natin yan sa CSS, ay magiging simple lang siya na ganito. Di ba? Wait. A sa main element and then gagawa tayo curly bracket dyan, nilalagay lang po natin yung yung gusto po natin mangyari sa A na yan. So kunwari ang gusto natin mangyari ay yung color nya, diba ang default na color nyan ay blue. Gusto natin ang mangyaring color ay red. So, lagay lang natin color red. Color, instead na equals, colon ang gagamitin natin. Then red. And then, that is semicolon. Diba? Okay. And then after nyan, color red. After po nyan, yung sabi ko sa inyo, after ng value, lagi po kayo maglalagay ng semicolon. Okay. After po nyan, pwede pa po kayo maglagay ng kung ano ninyo, gusto ninyong idagdag na pagbabago dun sa ating anchor tag. Pero kung wala na, so maglalagay lang po kayo dito ng sa dulo. Dito, di ba? Maglalagay lang po kayo ng close curly bracket. Ayan. Tapos na.
Yan ang po kasimple ang CSS. So, pinakadali lang po ang paggawa ng tab. Okay? X is yung ating mga yan, connecting to a style sheet. So, meron po tayong 3 ways to connect to style sheet to your HTML file. So, kumbaga, kung may nagawa na kayong HTML file and then gusto nating pagandahin, meron na tayong nagawang style sheet or meron na tayong nagawang CSS file, ito yung gagamitin natin sa loob po ng ating head. Okay? Open tag head ay maglalagay po tayo ng link rel equals style sheet, then type equals text slash CSS. Okay? Then href. Ano nga ulit ang href? Ito po ay ginagamit para ma-specify yung location kung saan makikita yung ating CSS, saan siya nakasave. Okay? Dito po natin ilalagay ano ang file name niya, ano ang extension name niya. Yan. So, tandaan yan ha, link. Para makakonnect ka doon. Ano ang ibig sabihin ng rel? It means relation. Ang ibig sabihin ng link tag? Direct the browser where the style sheet is located. So, siya po ang mag-connect. Okay? Style sheet para mag-effect yung CSS natin dun sa ating HTML documents. Okay? So, again, ang style na ginawa ninyo sa CSS ay dapat meron po siyang .css. Okay? Para makapagbigay ng magandang design, okay, sa content ng. So, sa internal style sheet, this is another way of connecting a style sheet to your HTML file. Anong ibig sabihin ng internal? Ang internal, wala kang ginawa, no? From the word internal, nasa loob siya ng HTML code mo. Nasa loob siya ng HTML code or HTML file. Hindi siya hiwalay. Kanina kasi tinawag natin yung hiwalay na file, which is the CSS, no, .css yung ginawa kanina. May .css kang file, tapos mayroon ka rin .html file. Para magsama yung dalawang file into one, gagamit ka ng tag na link. Ngayon, hindi po tayo gagamit ng link kasi ang ating paraan ng pag-connect ng style sheet natin ay sa loob lang po ng ating notepad. Okay? So, hanapin lang po natin yung open tag head. Usually, nasa bandang taas po yan. And then, maglagay po tayo ng open angle bracket, style, and then close angle bracket. Ano ba to? Greater than and less than. Parang ganun. Then, ilalagay lang po natin yung mga elements, no, HTML tag na gusto nating baguhin or i-format. Okay. Like for example, ito, anchor tag kasi yung A. No, anchor tag yung A. So, ilalagay mo lang A, space, then curly bracket, color, colon red, and then semicolon. Text align, colon center, and then semicolon, and then close curly bracket. Kung may H1 tag kang ginamit sa HTML content mo, pwedeng lagay mo yung elements na H1, and then curly bracket, color equals blue. So, lahat ng H1 na tag sa ating webpage ay magkakaroon siya ng color blue. Automatic na yun. Hindi kailangang isa-isahin mo siyang
lalagyan. Later on, malalaman nyo po yan, maintindihan nyo po yan, ano pong pagkakaiba ng external style sheet sa internal style sheet. And then, syempre, mayroon pa tayong isa pa, paparaan. Inline naman. Ang inline, kung kanina, ito, ang internal, nasa loob siya ng open tag head, ang internal, ay nasa loob po siya ng ating curly bracket. Okay, yung P. Lalagyan lang po natin siya ng P, style, ayan, ganyan. Lalagyan lang po natin siya ng ganyan. Dako, baka dadagdagan lang natin. Di ba ito yung curly bracket nyo? So, yung tag ng HTML, hindi natin siya babaguhin. So, kumbagkos, dagdagan lang natin. Doon po kayo sa open tag magdalagdag. Hindi po dito sa closing tag, ha? Okay? Now, ano po ba yung structure ng CSS code? So, kanina, na-discuss ko na to sa inyo. Ang CSS code natin ay binubuo ng dalawang part. First is the selector, and the third is the declaration. So, yung selector, ito po yung mga HTML tag na ginagamit mo. Okay? And then, curly bracket, yun yung ating separator. And then, pang-group ng ating gustong changes. Sa loob po ng curly bracket na to, tsaka ito, ay yung mga changes na gusto natin. Like, yung property, tapos after po ng colon na tawag dyan, value. So, kung marami po kayong gustong pagbabago or design na mangyayari dun sa HTML tag na to, idagdag nyo lang sa loob ng curly bracket na yan. Okay? Now, tingnan po natin kung paano po natin to gawin or i-apply sa sarili nating file. So, meron po ako dito ng gawa yung website po namin na ginawa ko. Ayan. So, meron po tayo dito, ito naka-blue na to, this is an H1, this is an H3, and then ito, mga paragraph lang ito. So, this is paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. Okay? Ngayon, gagawa po tayo ng HTML na iwalay. So, bagong notepad, paano po yan? So, click lang po natin, then type po natin dito, notepad. Ayan, notepad. Dito po ay mag-start po tayo sa ito na, HTML. Huwag na natin lagyan ng doc type, no? Para hindi na tayo malito. Daming kakabisaduhin. So, after po ng HTML, ang main block po niyan ay head tapos title ng web page natin. So, ito yung mga lumalabas dito po sa taas. Yan, mga yan. Yan. Yan po yan. So, title nilalagay. So, may ambition. Inline. And then, space, close, title. So, ito lang yun ha. Sinasarado lang natin to. Or, pwede mo naman kopyahin yan. Yan. Tapos, lagay mo doon sa dulo. Paste. Then, lagyan lang natin ng slash. So, ngayon, ano na siya? Closing tag na siya. Closing tag siya ng title. Okay? So, mayroon tayong open tag head, pero wala tayong closing tag title. Ay, closing tag head. So, ang gagawin natin ay copy lang natin to. Then, paste natin dito. Lagyan lang natin ng slash. Para na isarado na natin yung head. Next is body tag. Okay, body. Sa body tag, dito nyo ilalagay lahat ng web content. Ito yung nakikita nyo dito lahat yan. Kung may picture,
Okay, IMG tag. Kapag may ganito, naka-bold, H1 yan. Sige. Okay, muna tayo, H1. Tapos, ambition. Ina-capital ko lagi yung H1 para kaya kong i-identify. Ang pinagkakaiba-iba ng mga tags. Kahit dito lang ako nakatingin. Hindi ko na ititignan yung page source ng web page na to. So H1, tapos mayroon tayong kasunod yan. Balancing ito. This is an H3. So pwede yung copy paste nyo na copy. Then lagay lang tayo ng tag na H3. Heading tag po yan ha. Yung H1 yun yung pinakamalaki. Ang H3 medyo malaki lang siya gitna. Kasi hanggang H6 po yan. Okay? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Okay. Then, maglagay po tayo ng close. Close H3. Dito sa loob, dito natin i-paste yung ating kinopya doon. Ayan. So, meron na tayong ganyan. And then, dito, maglagay lang tayo ng P. Copy space. Yan lang natin ng slash para sa kompleto na yung ating tag. So meron tayong ilan yan? 4. Ah, ito yung una. Copy. Yan natin dyan. Pangalawa. Okay. O, may isa pa. Sakto. Then, nandiyan yan. Magdudo yan, di ba? Okay, so may open tag body tayo. Pero hindi pa natin naisarado. Sarado natin dito sa dulo. So, open tag, closing tag. Open tag ng HTML. Okay, dapat meron pa rin dito ang closing tag, HTML. So, last time, save po natin para meron po tayong mapag-practisan. Ilagay po natin practice HTML for CSS. Ayan. Again, .html po yung dulo. Okay? .html period HTML. Save. Then, tignan po natin kung saan nakasave. Ah, nandun siya sa ano. Ayan. Dito. Hanapin po natin. Ito yung practice in CSS. Ayan siya. Diba? Ambitions. Ito yung H3. Ito yung H1. Diba? Sabi natin. Ayan. H1, H3. Ito yun, balancing site. Then may aspiration. Ayan. Maraming lang. So, however, ito. Sumintan. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay yung inline muna. Inline. Ano yun? Ano ulit yung inline? Panggaan muna tayo. Ano ang inline? So, ang inline is a style that function inside the open tag of an HTML tag. So, meron ang dami nating ano, mga open tag dito. Eh. Ito, open tag. Sundin natin to.
So, color, red, margin, dash, left. So, dito, meron tayong, pagda two words pala, no? Sa HTML, di ba? Gumagamit tayo ng, ano, space. Ay, kunwari. Font size. Ganyan. Di ba? Gumagamit tayo ng ganyan. Font quotation. Ganyan. So, may space. Diba? May space. So, sa CSS, wala pong space. Ang gamitin nyo instead of space ay dash. So, example dito. Ilagay po tayo. Style equals. Pag gumamit ka ng equal sa HTML, laging may kasunod na quotation. Color red colon. Ayan. So, sige. Lagay natin. Color. Instead of equals, dahil gumamit tayo ng CSS style, colon ang gagamitin natin. Red. Then, after ng declaration ng value, ay semicolon. So, maglagdag tayo ulit. Sabi niya, margin left. Tapos, recolor. Ganyan. Okay. So, kailangan po ba natin isara? No? Hindi na natin siya kailangan isara kasi ang pinaka-main elements niya ay yung paragraph. So, as long as nakasarado na yung paragraph na yan, okay na yan. Okay. So, yan po. Ang tawag po dito ay inline CSS. Pero nakalimutan ko yung quotation sa dito. May quotation kasi dyan. Di dapat may quotation din dito. So, tingnan natin. Isang paragraph lang yan na ang nilagyan natin. Itong first paragraph lang. File save. Ay dito. So, yung picture niya. Ayun. Diba? Nagbago. Wala naman tayong masyadong ginawa. Naglagay lang tayo. Nagdagdag lang tayo. So, that is inline. That is inline. Okay. Proceed naman tayo. Okay. Proceed naman tayo. Doon naman tayo sa internal CSS. So, ang internal CSS ay nilalagay siya sa loob ng or in between open tag head at saka closing tag head. So, gamitin na rin natin to. So, ito yung ating open tag head. Ito yung closing tag head. So, sa pagitan daw niyan, to at saka to, ay maglalagay tayo ng style. So, ang daling salita, itong title na to, maiwan yan, and then dagdagan lang natin sa baba. Enter lang tayo, click natin yung blinking cursor dito, center. Ayan, para bumaba. Lagay natin, mag-space tayo ng tatlo. Then, lagay tayo style. Style. Okay. Space. Curly bracket. Ano? Mayroon pa palang ano dito. Ayan. And ito turn ng style anong HTML tag ang ating babaguhin, like for example itong h1. So after ng style, ilagay lang natin yung h1, then curly bracket. Ano bang gusto natin? Lagyan ba natin siya ng color? Okay, or lalagyan natin siya ng background color. Diba? So, try natin. Wala nang mawawala. So, lagay natin. Kunwari, background color. So, since two words na yan, maglalagay tayo ng dash. Wala kasing space dapat ang CSS.
then instead of equal sign, so kailangan natin gumamit ng colon. Background color light blue. Then after ng value, kailangan semicolon tayo. Diba? Pwede rin naman tayong gumamit ng color and then colon kunwari gray semicolon. Like for example, nag-decide ka na, okay, hanggang dyan lang. Sasarado na natin. Fine. Okay, then file. Save as. So dito, .html pa rin, ha? Kasi HTML lang naman to. External lang yung may hiwalay. O, save lang ang ginamit ko kasi nakapag-save naman ako kanina. So file save as. Nakapag file save as naman ako kanina. So ayun. Save na lang ang gagamitin ko. Ayun. Patry natin. So kung napapansin niyo, kanina black 'yan, tapos ngayon nagkaroon siya ng background color na blue kasi 'yan yung nilagay natin dito. Ayun. 'Di ba? H1. So sino ba ang H1, 'di ba ito? Oh, ayan. So, style natin. So, effective. So, background gray tayo ng background color. Light. Light blue. Nangyari. So, nandiyan. Color ng ating text ay gray. So, ayan, no? Color gray. So, ganun lang kasimple. Like, kunwari, gusto natin yung H3 na yan. Dadagdag lang natin dito. Sa loob ng bracket. Dagdag lang natin yung H3 dito sa dulo. Ano? Hindi pala. Dito. Sa baba. H3. Yan. Tapos, kung meron ka lang nagawa, copy-paste mo na lang yan. Hindi ka na mahirapan. Diba? Background color. Oo. Wala na natin, huwag natin ilagay yung background color para hindi na siya mahirapan. Or maiba, para maiba. So, palagay natin, ano, violet. Violet. File, save. Then, refresh. Ayan, so, naging violet siya. Diba? O, ito, lagyan natin ng alignment yung paragraph na to. Lagyan natin ng alignment. So, ano nga ulit ang paano nito? Ano nga ulit ang tag na ginamit na para makagawa ng ganito? Ayan, very good. P, as in papa. So, lagyan natin P. Pwedeng capital yan, pwedeng small. And then, curly bracket. Ano lalagyan natin? Lalagyan natin siya ng align. So, text, align. Align. Equals. Ay, equals. Ba't equals? CSS yan, di pala equals. So, colon. Anong align? Kunwari, center. Center align. Then, semicolon. Close lang natin yung bracket. Or, yeah, close lang natin yung bracket. File, save. Punta tayo dito, tignan natin. Ayan o, oh, diba? Nag-align center siya. Nag-align center. Okay? So, check na tayo dito sa internal. Doon tayo sa external. So, sa external naman, external style sheet, ay lalagyan natin or gumawa tayo ng hiwalay na CSS file. No? Pag nakagawa na po kayo ng style na ganito, ayan, sa loob ng head, copy-paste nyo na lang yan. Copy, then magkaroon kayo ng file, new, then paste. So, meron tayong ganyan, di ba? Gagawin po natin, file, save as.
ang ating ilalagay dito ay may my style sheet dot css, my style sheet dot css. Kanina dot html, ngayon dot css. So pag titignan natin yung folder natin ay meron akong dalawa. Meron akong dalawa. Itong style sheet at saka yung .css at saka yung aking practice html for css. Itong dalawa na to ay magtutulungan para ma-design ang ating webpage ng maayos. So for now po, ito po yung webpage natin, no? Wala po siyang background, wala rin po siyang mga iyan mo naka center align. Okay. So ang gagawin po natin ay dito po yung H1 natin. Papalitan natin ng color. Gawin natin siya. Gawin natin siya. Black. Ay hindi. Red. Yung color ng ating wala background color. Red yung background color. Sige. Dito lang tayo. Maglagayin tayo ng body. Background. Okay. Body background. Bigla ka pala yung kanina. Yan lang. Body. Okay, body. Tapos early tayo background color colon light blue and then semicolon. Ayan. So sa body natin yun, alam niyo yung body yung after po na ano. Ito yung body natin, itong white space na to after ng address bar. So, tingnan natin. My style sheet. So, that CSS naman na yan. I-save lang natin. Ngayon, punta po tayo sa ito. Yung ating notepad talaga. Na i-right click lang natin itong parang icon ng ating Google, and then open with Notepad. So dito palitan po natin tong nandito. Okay. Yan. Ano nga ulit ang ilalagay kapag may hiwalay na CSS yung ating ano CSS file? Gagamit tayo ng link. Diba? Gamit tayo ng link space rel equals style sheet. Okay? So, andito yan. Sa ating linislas kanina. So, ayun o. Style sheet. Tapos type. Ilagay mo lang sa text slash css kasi i-combine natin yung text at saka css. Text slash CSS. Okay. Next. Maglagay tayo ng reference para saan nga ulit yung reference? Ang purpose niyan para
mahanap or malocate yung ating URL. So, ayan. Ano pa ako? Ayan. Href or hypertext reference. Diba? Quotation and then curly bracket. Para di po kayo malito. So, ilalagay ko ninyo sa curly bracket ay ito. Ayan, yun yung CSS file, diba? Rename. Ay, wait lang. Rename. And then, copy. So, paste dito sa loob ng href. Lagyan ng dot CSS. Kasi yun yung extension na yun kanina, diba? Para saan yun? Dito, malalaman mo yan. Pag ni-right-click mo. O, dito, kahit dito. Ayan. Cascading style sheet document. So, ang type niyan ay .css. Okay? So, we're done. Tingnan natin kung gumagana nga ito. Okay, save. Tingnan po natin. Ayan. So, nawala yung ating ano? Slash. Then, nag-maintain yung ating design. Tingnan nga natin parang hindi ako contento ah. Ang H1, ang background color. Ha? H1, background color ay red. O, bakit nawala? Background. Ah, wala ng color. Background lang. Eh? Background lang ito. Bakit may color eh? Ano nga dito, background color. Saan color niya? Gray. Eh, ba't dito naging black? Ayun. So, may ano tayo, may problema tayo dito. Okay, gawin kaya nating white. Ayan, gawin nating white. Save. Oh, hindi nagbago. Okay, save. Style sheet type. Okay. Oh, tama naman. Oh. Ayan. So, tingnan na natin yung ano, paragraph kung pwede. Like, magdagdag tayo dito. Center align. Text. Center. Tignan natin ang color. Color. Like, red. Semicolon. File, save. Ayan. Bago naman. Okay. Isa lang hindi gumana kanina. Sa H1. So, ito. Pag nakatapos na po kayo ng ganito, itong HTML file na to, ito ang ipapasa nyo sa akin. Ito, at saka to. Okay? So, yun yung ipapasa nyo sa akin. 4 mini test.
ng CSS. And then meron pa po yung isang mini task. Doon naman po sa calendar. Oh, di ba meron yan dito eh. Meron dito ng activity. Ayun o. Activity tayo. So, mini task para dito. Practice HTML or CSS and style sheet. Then, yung isa ay yung calendar natin na 12 months. Ilalagay natin siya ng internal. No, internal. No, hindi siya inline. Internal CSS. Okay? So, tanapin natin. Saan nakalagay yun? Dito yun. So, yung mga calendar. Second quarter siguro. Ayan, 12 months calendar. So, yan. Meron tayong ganito. So, hanggang ano lang yung sabi ko, diba? January, February, March, April. Hanggang April lang. Oh, lahat ng holiday dyan sa January, lalagyan nyo ng may mga ganito. So, lalagyan nyo ng ganyan. Saan? Sa loob ng head. Lalagyan nyo style. Anong element ang lalagay? So, anchor at saka H1. So, lalagyan natin ng color red. Ang font niya ay 24px. Ang H1 natin ay color blue. Ang alignment niya ay center. Okay? Next. Pag nagawa na yan, file, save lang. Then, close. Ito na tayo sa February. February. Ayun. Open with Notepad. So, meron ulit tayo dito. Ayan. So, at ito yung open head natin. So, wala nakalagay dyan. So, ito yung close head. So, mas madaling salita, wala pa itong CSS. This time, balik lang tayo dun sa 12 months sa January. Open with Notepad. Kopyahin na lang natin itong gawa. Nice. Kopyahin, sarado. Then, punta tayo dito sa ating Notepad para sa month ng February. So, nandito na yung style na gusto natin. So, dito, palitan natin. Ang color ng ano ay green. Para may, ano lang, may specification lang. And then, 34. Ang H1, ang color niya ay violet. File, save. Naman tayo ulit. 12 months. January, February, March. So, March. Open with Notepad. So, ito yung open tag head. Tapos, close tag head. Wala pa po siyang stage. Okay. So, paste lang natin yung style sheet natin. So, ang anchor ay late blue. Dito ay 34 ngayon. Magiging 44. Ang color niya ay ng color natin ni green. Tapos alignment left. Hindi, right lang para may iba. Right. File, save. Copy. Tapos, March, April. April. Open with Notepad. Next, dito.
erase lang natin. Oh, light blue yung color kanina. So, green. Pink. Tapos, may background color. Lagyan natin ang background color. Background color. Colon. Black. Then, semicolon. Ito, ang H1 niya ay yellow. Ang alignment niya ay left. File C. So, meron lang problema to kasi walang mga H1 yung walang H1 ang mga table na to. Tingnan natin kasi hindi ba tinuruan ko na kayo kanina kung paano malaman kung may H1 ako. So ito walang H1 yan kasi ito ay header yan. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng H1 bago sa table tag. Dito, after po nitong open tag body, ilalagay po tayo dyan ng H1 tag. Tapos anong month ito? April. So, April 2023. And then close H1. Ayan. So, file. Save as. Archive file, save as copy. And then, saan yung mga iba? Oh, merge. Yung merge. Ito. File, save. Ito, April. Save. March, April, May. Ano? February. Ito. And save. January. Ito. File C. Tignan natin, January. So, yun. Natin. February. Yun. Hindi naman natin ginawa yung mismong tag sa body niya, pero nag-effect. Nag-take effect. Okay? So, wala pa tong anchor. Sa inyo, dapat na. Ito yung next makeup. May next yung dito. Next is, ano pa? Ano yung mga isi-save? So, ang isi-save ninyo ay yung January, February, March, April na may CSS. So, copy. Lagay lang tayo dun sa 23rd quarter. Ayan. Okay. Folder ko para alam ninyo yung mga ipapasa ninyo. So, ito yung mini dust. Underscore calendar with CSS. Right click and then paste. Sa pa. May papasa. Mini task underscore web page. Designing the content using CSS. May ilalagay dyan. Ito. Itong dalawa. Yung practice HTML for CSS at saka yung my style sheet.css.
Okay? So, meron kang dalawang manitas na nagawa ngayon. Okay, so, if you have, so, i-upload nyo na yan sa Google Classroom. If you have questions, just, PM me na lang. So, thank you for listening. Goodbye, students.